I'm Joey, na-discover ko na I'm a gay when I was child. Hindi ko sinabi sa parents ko kasi the first place, unang-una, hindi tanggap ng father ko na bading ako. Pero yung mother namin, super tanggap talaga kami na bading kami. Nung 10 years old ako, nagulat na lang ako, binili ako ng nanay ko ng damit na pang girl. Pero alam ko na against doon ng father ko kasi sa father's side, wala namang bading, tsaka tomboy, sa mother's side lang talaga. 17 years old ako, nalaman ko na bading na yung kapatid ko. Yung closet ko, nawawala yung mga damit ko na pang girl, pati mga panty. Yung pala, nasa kapatid ko na isa. Since elementary, naramdaman ko talaga na bakla ako. Pero wala akong pinagsabihan na nagganoon ang pagkatao ko kasi nakita naman nila. Ayan naman ang isa sa mga magkapatid na Adan na naglantad na sa kanilang mga magulang. Ito po si Wilfredo Gilido. Oh, hello, Wilfredo! Nag-extensions ka for our show. Pero may bago ka na daw name. Opo. Ano yun? Lira na po name ko ngayon. Ano? Lira po. Lira! Opo. Parang dating pera ng Italy. Lira. Ayan, sayang wala si Joey. Opo, kasi nagpakasyon po siya ngayon ng late, eh. Bukas na po uwi niya. Eh, sayang nga po. Tinawagan ko po siya before yung set. Tinawagan ko po siya kung makakarating po siya, kung makakahabol po siya. Hindi raw po bukas pero po uwi niya kasi. Sayang, enjoy pa siya doon. Oo nga po eh. Sayang, Joey! Pero hello sa'yo at salamat sa'yo. Anyway, Lira. Ayan. Nagulat ako kasi ilan kayo magkakapatid lahat? Anim po. Anim. Ilan ang lalaki, ilan baba? Lima po. Limang? Lalaki po. Ah, marami naman pala eh. Opo, opo. Okay, so bale, tatlo na lang ang purong lalaki. Opo. At tatlo na kayong girls. Opo. Three boys, three girls na. Anong reaction ng kuya mo na si Joey nung malaman niyang girl ka din pala at ina-idolize mo siya? Opo, kasi po nung bata po ako, as in, alam ko na po sa sarili ko na ganun nga po ako. Hey, little girl, you sit properly, okay? Like that. Cross your legs, close the book. Very good. Okay. Papakababae ka na rin lang, gawin mo na ng tama. Okay. Nalaman ko po sa sarili ko na ganun nga po, na magkapareho nga po kami, ganyan-ganyan. Ilang taon kayo noon? Ako po, since elementary po, alam ko na po sa sarili ko eh. Eh, si kuya? Si ganun ate? Din po. Opo. Tawagin natin ngayon ang iyong mapagmahal at maunawaing ina, si Mami Julie Gilido. Hi, Mami Julie! Ang pretty ni Mami! Ang pretty naman ni Mami! Ayan, hello po. Welcome, Mami. Upo po tayo. Ayan. Mami, ano po ba feeling na dalawa sa inyong ilan ulit? Anim po. Yeah, sa inyong bale... Dalawa pong gay. So, three boys, three girls. Opo. Sa inyong limang lalaki ay babae pala. Ano pong feeling, Mami? Sabi ko... Nagulat po kayo? Nung sabi ko, ano bang nangyari sa mga anak ko? Ba't nagkaganito ka ako? Anong nangyari sa mga anak niya? Ba't nagkaganito? Akala ko isa lang. Naging dalawa pa. Oo. Kailan niyo po... Napansin, Mami, na si Joey medyo girly-girly siya. Pero si Joey, nung pang lang, 5 years lang siya, teka, alam ko na. Alam ko na talaga, oo. So, pero parang tinanggap niyo na yon. Kasi kung hindi namin tatanggapin man to, baka yung bata mapawala, bumugil naman namin, nandiyan na yan eh. Tsaka baka maglayas pa, oo, saan mapunta. Kasi maraming karamihan dyan, ha. Pakatalta sa kaya, ayoko naman nga sa ganun sa anak ko. Opo. Kung ano yung tinanggap sa amin, tagapin na lang namin, basta importante, ano sila, maayos. Maayos, tama, tama po. Naglalambing kayo kay Mama? Dalawa. Opo, dami po dalawa ni Joey. So minsan, niyayakap niyo bigla, ganun? Opo, ganun po. Ang sarap, napakalambing naman. Yung mga kuya niyo, ano sabi? Wala po silang magawa eh. Kasi wala na po. Kasi nasa side po ng nanay ko po. Kasi may lahi po talagang bakla tomboy. So ang pasalamat nila, hindi sila. Opo. So, yung mga kuya nyo naman siguro nung una, ayaw naman makulong. Hindi kayo pinagsasasakta. Ay, hindi naman po. Joke lang. Opo, opo. Alam mo naman po. Merong ganung mga kuya, opo. Hindi po ba, Mami? Nakakatuwa naman ang inyong pamilya. Anyway, Lira, kilalang performers daw kayong magkapatid. Kaya kung idadaan mo sa pagkanta, hindi lang sa'yo kasi kumakanta rin kayo. Ang nais mong sabihin sa iyong ina, ano ang mga lyrics at anong kanta ang pipiliin mo para awitin sa kanya?
Basil Valdez po. O sige. Ang lyrics mo, Basil Valdez. Opo. O sige. Kaya't bago nating bigkasin ang pagsintang sumpa sa minumutya sa diwa't gawa. Anong nangyari? Andali! Isipin natin na pag-ibig ay wagas. Kahit pa magsanga ng landas. Tama yan, nasa A ako, nasa B ka. Ng landas. Minsan, parang Kastilyong buhangin, di ba? Ano ba ito? Bakit naguguho? Mami, ano naman masasabi nyo? Kinantahan pa kayo. Nag-duet pa kami. Ano pang kantang gusto mo? Halika, duet tayo. So, para naman sabihin mo kay Joey, iniwang ka niya eh. Oh. Hindi po. Kasi po, importante rin po yung... May trabaho din po kasi ginawa niya doon. Oo, pero ito nga, anong pang gusto mong kanta? Para kay Mami, huwag na may Kastilyong buhangin kasi pag na tamaan ng ano, tubig dagat yun, wala na. Oh, high tide, patay. Anong, wala kang ibang kantang naisip kayo? Ito naman, hindi man lang ngayon at kailanman. Pasensya na po. Pasensya na po. Pasepis tayo. Okay, understanding kami dito. Thank you very much. Marami. Ang cute-cute mo! Ang cute-cute mo! Maraming salamat, Wilfredo Olira, sa handog mong awit sa iyong mami. Sana'y magsilbing inspirasyon ang kwento mo at ang iyong kanta. Sa mga kabataan, rather, na nanonood, na natatakot, magpakatotoo sa kanilang pamilya. Alam niyo po, ang hirap nung tinatago sa kalooban. Kung ano ka, ilabas mo na. The life is very, very short. Hindi po ba, no? Mas masaya ang buhay, di ba? Super. Lalo na grade school pa. Correct. Okay. Ayan. Susunod po, ang nag-iisang anak na babae na nagkaroon pa ng pusong lalaki. Sama-sama po natin siyang kilalanin sa ating pagbabalik. Na hindi ako para sa lalaki, ganun. Opo. Tapos, na-attract ka sa babae. Opo. Ah, ilang taon ka mix nung una ka ng ligaw?